Welcome back sa YouTube channel natin, mga kaibon, na panibagong video na naman tayo. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Shoutout dito kay Sir Reynaldo Kaakoy ng Muntinlupa, Alabang. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday po. Salamat po sa laging panonood. Thank you po. And then shoutout dito kay Yanyan TV Vlog ng Caloocan. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Sir Arnulfo Jr. Junela ng Bicol. Shoutout po sa inyo, Sir. At shoutout po sa lahat ng mag-iibon dyan sa Bicol. Diyos mabalos po sa inyo, gabos, mga kaibon. At dito kay Sir Melvin, Mervin Lastrilla. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Johnny Acuña. Shoutout po sa inyo, Sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Roberto Barican. At pinapa-shoutout ni Sir yung pamilya niya dyan sa Batangas. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. At dito, shoutout kay Sir Hash Castillo. At sa kanyang munting ibunan, Pobems Mini Ivory ng San Pascual, Batangas. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Ninyo Victorino. At pinapa-shoutout ni Sir yung anak niya na si Nate and Kate. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Harry Ibangalista. At pinapa-shoutout ni Sir yung tatay niya na si Mr. Alejandro Ibangalista Jr. ng Marquina. Shoutout po sa inyo, Sir. Salamat po sa palaging panonood. Thank you po, Sir. Happy birthday po. At shoutout dito kay Sir Renero Maulion. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At dito kay Sir Ariel Alcantara. At pinap-shoutout ni Sir si Andoy at Jose. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat po sa panonood. Maraming salamat, mga kaibon. Thank you, mga kaibon. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat, mga kaibon? Today, panibagong video na naman tayo. At sa video na to, magbibigay ulit tayo ng konting kaalaman at idea, lalong-lalo na po sa mga kaibon natin dyan na newbie. For today's video, ang pag-uusapan po natin, mga kaibon, itong naitanong sa atin ni Ma'am Tess Nolasco. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Ang tanong ni Ma'am, kung normal daw ba na mayroong konting amoy yung dumi ng alaga nating ibon. So disclaimer lang, mga kaibon, ang isi-share ko sa inyo dito ay base lang po ito sa karanasan ko at sa ginagawa ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Yung tanong ni ma'am, ginawan ko na po ng content para naman magkaroon din ng konting idea yung iba nating kaibon. At lalong-lalo na po doon sa mga nag-aalaga sa loob ng bahay. Importante po na magkaroon tayo ng konting kaalaman patungkol po dito para at least yung dumi ng mga alaga natin ay wala pong amoy. So meron kasing dalawang klase po yan kung bakit nagkakaroon ng konting amoy yung dumi ng mga alaga nating ibon. Una, patoka. Pangalawa, kung nangingitlog. So yan po ang mga posible na dahilan kung bakit nagkakaroon po ng konting amoy yung dumi ng mga alaga nating ibon. So sa patoka kasi, mga kaibon, kapag ang patoka natin is African mix or kaya naman canary mix, yan po, may posibilidad po na mayroong konting amoy yung magiging dumi ng mga alaga nating ibon. Kaya ako, meron akong sariling mix ng patoka para wala pong amoy yung dumi ng alaga nating ibon. Ang pangalawa, dito sa nangingitlog, kung ang patoka nga natin, for example, is African mix, canary mix, tapos yung alaga natin na nangingitlog, pag nangingitlog po kasi, halos laging basa po ang dumi niyan. So, diyan may posibilidad na magkaroon din ng konting amoy dahil din sa patoka at doon sa palaging nagiging basang dumi ng alaga nating ibon. So, yan po ang mga posibleng dahilan, mga kaibon.
So ako, meron akong sariling mix ng patoka para wala pong amoy yung dumi ng alaga nating ibon. Ito kasing patoka na ginagamit ko, kumbaga subo ko na to na talagang noon pa, ito na yung ginagamit kong patoka para wala pong amoy yung dumi ng mga alaga nating ibon. At talagang minsan, kung masubukan nyo yung ganitong patoka, mapapansin ninyo na palaging medyo matigas talaga yung dumi ng mga alaga nating ibon. Kasi sa African mix kasi, meron sa flower seeds yun. Isa na po yan sa nagkakaroon ng pagbasa ng dumi dahil alam naman natin na mataas yung protein yan, oily po yan eh, yung sunflower seeds. So ito yung mix ng patoka na ginagamit ko para wala pong amoy yung dumi ng mga alaga nating ibon. Meron akong ituturo sa inyo na pwedeng dalawang klase lang, pero ituturo ko rin sa inyo yung ginagamit ko na tatlong klase. So ito po yung tatlong klaseng ginagamit natin na patoka sa mga alaga natin. Sariling mix natin yan. So yan, kung nakikita nyo yan sa video, ang mix natin dyan mga kaibon is canary mix at white millet at oat groot. Tatlong klase po. Ang pag-mix ko po niyan, ganito po ang mix, ang pag-mix ko niyan mga kaibon. For example, 2 kilong canary. 2 kilong canary, 1 kilong white millet, 1 kilong oat groot. So, yan po. I-mix ko po 'yan, then yan po ang binibigay kong patoka. So, sa ganyan klase ng patoka, base sa experience ko, talagang walang amoy po ang dumi. Kahit po yung hen natin, nangingitlog, wala pong amoy. Basa lang po yung magiging dumi niya, pero po wala pong amoy yan. Meron pa po yung isang mix niyan, na kung gusto nyong makatipid, pero swabe naman, ayos naman po. Meron pong isang mix niyan, yung ginagawa ko rin na, for example, 2 kilong canary na plain, tapos 1 kilong white millet. Then i-mix nyo po. Yan. Napakagandang patoka po niyan mga kaibon, lalong-lalo na po sa breeder. Napakagandang patoka niyan pagdating sa mga breeder dahil ang mga ibong kung kinondisyon mo na matagal pa bago nagme-mate diyan sa cage ninyo, yan pong patokang yan, hindi po nagkakaroon ng sapula yung mga alaga ninyong ibon. Hindi po magkakaroon ng sapula yung mga alaga ninyong ibon. Kaya napakaganda po niyan na pang maintenance talagang patoka sa mga alaga nating breeder na para hindi magkaroon ng sapula kapag nasa breeding stage na talaga sila. So yan po ang ginagamit ko, 2 kilong canary, 1 kilong white millet, 1 kilong oat groot, then imimix ko po yan. Kung gusto nyong dagdagan, nasa sa inyo na po yan. Pero yan po ang ginagamit kong patoka, yan po ang mix ko. So sa ganyang patoka mga kaibon, base sa experience ko, halos talaga walang amoy yung dumi ng mga alaga nating ibon. Saka konting tips na lang. Kung meron kayong breeder dyan na nagtatapo ng tubig palagi kapag binibigyan nyo sa ceramic bowl, palitan nyo yung ceramic bowl. Palitan nyo ng plastic bottle na yung plastic na painuman. So yan dapat mga kaibon. Kasi minsan nagkakaroon ng amoy dahil minsan yung dumi nabababa din doon pala sa pinaliguan niya or tinapon niyang tubig sa diyan sa poop tray. So pag na ilang araw na, 2 araw, so minsan nagkakaroon ng amoy. Kaya kung meron kayong nagtatapon na breeder ng tubig, yung mahilig magtapon, so mas maganda kung sa ceramic siya umiinom, palitan nyo ng plastic bottle na tubig. So yun ang dapat mga kaibon. So para hindi rin magkaroon ng talagang amoy yung paglilinis ng poop tray, kapag madumi na, linisan na natin. So yun mga kaibon, itong sinare ko na patoka, 100% po ito base sa experience ko. Wala po talagang amoy yung dumi ng mga alaga kong ibon kahit na nangingitlog pa yan. So yun lang mga kaibon, sana nagkaroon kayo dito ng idea at konting kaalaman dahil mahalaga rin po ito lalong lalo na sa mga nag-aalaga sa loob ng bahay. So para walang ganong amoy,
wala talagang amoy, pwede nyong kung ang patoka ninyo African mix, pwede nyong palitan ng tinuturo natin dito na patoka. So yun lang, maraming salamat po mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you, thank you.